Sino ang pumatay? Kay Ninoy Aquino. May anim na pinaghihinala ang pumatay sa kanya. Sino-sino ito? Tara, alamin natin. Sa Agosto 21, ang 34th na anibersaryo ng kamatayan ni Ninoy. Sino ba talaga ang nagpapatay sa kanya? Kung mahilig kayo sa history at mga topic gaya nito, i-click lamang ang like at mag-subscribe sa aming channel. Una, si Eduardo Danding Cuanco Jr. Isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, chairman ng San Miguel Corporation at pinsan ng dating Presidente Cory Aquino. Si Danding Cuanco ay kilala bilang crony ni Marcos at miyembro rin siya ng Rolex 12. Isang grupo na tumutulong kay Marcos upang maipatupad ang martial law. Si Cuanco ay nadawit dahil sa isang sundalo na nahatulan sa Aquino Gallman case. Ang pangalan niya ay Pablo Martinez. At sinasabing si Danding Cuanco di umano ang utak ng pagpapapatay kay Ninoy. Matapos makalaya ni Martinez sa piitan noong 2007, ay in-interview siya ng host na si Julius Babaw ng ABS-CBN at tinanong kung sino nga ba ang mastermind sa likod ng double murder at walang pag-aatubili niyang sinabi na ito ay si Danding Cuanco. Dating sundalo si Martinez bago nahatulan ng murder kay Ninoy Aquino noong 1990. Nag-convert siya bilang born-again Christian sa loob ng bilibid kung saan ikinuwento niya sa kanyang mga ka-inmate ang tunay na istorya sa likod ng pagpapapatay kay Ninoy Aquino. Taong 1994, nang una niyang pinangalanan si Danding Cuanco bilang mastermind sa pag-iispiya at pagpapa-assassinate kay Ninoy. Ikinuwento niya ang mga kaganapan hanggang sa araw ng Agosto 21, 1983. Sinabi niya, binayaran di umano ng Cuanco Boys ang pagpaplano at pagpapapatay kay Ninoy. Taong 2014, habang nagbibisikleta si Martinez sa Rojas Boulevard, ay nabangga nito ng isang SUV. May mga nakakitang testigo at sinasabi nila na hindi daw ito isang aksidente dahil dali-dali daw itong umalis nang hindi man lang tinitingnan kung okay lang si Martinez. Tila ba hindi na ikinagulat ng nakabangga na may nabangga ito. Hindi kailanman humingi ng assistance ang mag-inang naging presidente na si Cory at anak nitong si Noynoy sa US kahit na maganda ang relasyon nila dito para pabalikin ang dalawang dating opisyal ng militar na nagtatago sa US. Dalawang crucial link para masagot ang kamatayan ni Ninoy. Inihayag ng dating Justice Secretary Raul Gonzalez na sa unang mga buwan ng pag-upo ni Cory Aquino bilang presidente ay may testigo na nag-offer na magsabi ng katotohanan kapalit ng proteksyon ng kanyang pamilya. Tinanong ng Presidente Cory kung sino ang ituturo ng babae. Danding, sagot nito. That's stupendous, sagot naman ni Cory. Ang nasabing testigo ay nawala at di na kailanman mahahanap pa. Stupendous. Ibig sabihin, extremely impressive. Nakapagtataka na sa 6 na taon at 4 na buwang termino ni Cory ay walang naipakulong na mastermind sa kabila ng convincing leads na ang 16 na sundalong nahatulan sa murder ng asawa niya ay hindi kikilos ng walang motibo kung wala namang mastermind na nag-utos dito. Pangalawa, Rolando Galman. Si Rolando Galman ay isang Pilipinong pinaratangan bilang assassin na pumaslang sa pamamagitan ng pagbaril kay Senador Benigno Noynoy Aquino Jr. Ayon kay Stanley Carno, nilahad ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na isang ahente ng komunista si Galman. Sa katunayan, isa itong maton at kasapi ng Monkey, isang grupo ng teroristang sundalo na itinatag ng hukbong katihan ng Pilipinas upang hadlangan ang mga armadong grupo ng mga komunistang bansa. Dating nagtrabaho si Galman para kay Eduardo Cuanco. Dati na rin nakulong si Galman dahil sa salang pagnanakaw.
Dalawang araw bago naganap ang assassination ni Ninoy Aquino, sinasabing pinasinayahan si Galman ng dalawang prostitute, isang alok na tinanggap niya at nagmula sa isang sundalong opisyal ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Naglaho ang dalawang babaeng ito matapos dukutin ng dalawang armadong lalaki para paslangin. Natagpuan ang kanilang mga bangkay noong Nobyembre 1988. Dahil dito, malinaw na ang mismong mga bantay ni Aquino ang bumaril sa kanya at kasabay nilang binaril si Galman upang siya ang mapagbintangan. Pangatlo, General Fabian Ver. Si General Fabian Ver ang dating Chief of Staff ng Pilipinas at isa sa pinakatapat na alagad ni Marcos. Sa isang interview ng ABS-CBN sa anak ni General Ver na si Jun Camcam, sinabi nito na isang beses habang nagmimeryenda ay lakas loob niyang tinanong ang kanyang ama na nooy naninirahan sa Mannheim, Germany kung saan siya ay naka-exile. "Dad, everybody is saying you killed Ninoy," sabi ni Jun habang nagmimeryenda. "Did you kill him? How could you even say that? He was my brother at the University of the Philippines, and we were friends." Dagdag pa ng ama nito na binibigyan nila ng special treatment si Ninoy habang nasa military detention ito. Halos lahat ng gusto nito mula pagkain at bisita ay binibigay nila, at paminsan-minsan ay hinahayaang makalabas. Hinayaan pa nilang umattend ito sa birthday party ni Ramon Monching Mitra, sa kondisyong bibigyan nila ito ng military escort at iuuwi na bago maghating gabi. Ipinadala pa nga nila si Ninoy sa Amerika upang mabigyan ng atensyong medikal para sa puso nito. Kaya nasabi ni Vel na, "So why would I protect Ninoy? In effect, protect the president and myself, but only to later endanger it by ordering his death in broad daylight." Alam ng ama niya na kahit anong mangyari kay Ninoy ay isisisi ito sa kanila. Pang-apat, The Five Wise Monkeys. Ang The Five Wise Monkeys ay ang limang military officers na nasa ilalim ni Marcos sa Oplan Balikbayan na naatasang samahan si Aquino mula sa eroplano patungo sa Fort Bonifacio hanggang sa siya ay ma-detain. Ang grupong ito ay binubuo ni Corporal Rogelio Moreno, Corporal Lazaga, Sergeant Arnulfo de Mesa, Technical Sergeant Claro Lat, at Lieutenant Castro. Ayon sa mga eyewitness, matapos di umunong bumaba ni Ninoy mula sa eroplano, ay narinig nila ang mga security escorts na nagsasabing, "Ako na, ako na, ako na, pusila." Ibig sabihin, isa itong order to shoot. E sinakatwiran nila, wala daw silang nakita, narinig, o sinabi. Kaya naman tinawag silang The Five Wise Monkeys. At noong Setyembre 28, 1990, 16 na sundalo, kasama na ang The Five Wise Monkeys, ay hinatulan ng guilty sa double murder at si Corporal Rogelio Moreno bilang assassin. Pang-5, Imelda Romualdez Marcos, former First Lady at biyuda ng dating President Ferdinand Marcos. Si Imelda Marcos ay naiulat na sinabi sa harap ng media na if Aquino gets home, he's dead. Ang statement na ito ay sinabi matapos nilang mabigo sa pagkukumbinsi kay Senator Ninoy Aquino na huwag munang bumalik sa bansa dahil nga sa banta sa buhay nito. Sa panahong ding iyon, ay misto lang naging banta si Ninoy sa Marcos at mga cronies nito sa kanilang pamamahala sa bansa na maaaring magpabagsak sa kanila. Marami ang nagsasabi na si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy. Ngunit, kung gustong ipapatay ni Marcos si Ninoy, ay maaari niya itong ipagawa kahit anong oras, lalo na nang nakakulong pa si Ninoy ng 7 taon sa bansa. At bakit hindi niya pinatuloy ang hatol na kamatayan sa pamamagitan ng military tribunal kay Ninoy?
Bakit naman hindi nga ipapagawa ito kung magiging convenient sa kanya? Nang mangailangan ng agarang heart bypass ni Ninoy, ay personal pang inarrange ni Imelda Marcos ang flight nito papuntang US kasama ang asawa at mga anak nito. Habang nasa US, ay di naman nagkulang sa paalala si Marcos kay Ninoy ng intelligence report na balak siyang patayin ng mga komunista sakaling bumalik siya sa bansa. Agosto 21, 1983, lumipad pabalik ng bansa si Ninoy gamit ang Peking alias sa kanyang passport na Marshal Bonifacio. Pero hindi pa man nakakaapak sa sariling bansa, ay inassassinate na si Ninoy habang pababa ito ng eroplano. Sinasabing hindi sa mga komunista galing ang banta ng pagpatay, kundi sa isang parte ng gobyerno na lingid sa kaalaman ni Marcos. Ang mga military officers na inatasang ikulong at isecure si Ninoy pag-uwi ay sinasabing nakakuha ng pangalawang instructions mula sa parte ng gobyerno na nasa likod ng planong ito. Ang motibo nila ay hindi para patahimikin si Ninoy, ngunit pabagsakin si Marcos. Dahil ang pagpatay kay Ninoy ay magiging kasangkapan upang mag-aklas ang taong bayan laban kay Marcos. Hanggang ngayon, hindi pa din alam kung sino ang pumatay kay Ninoy Aquino at nais buksan muli ang kaso ng magkapatid na sila Bongbong at Aimee Marcos. Subalit, sabi ni Ninoy Aquino, matagal na niyang napatawad kung sino man ang pumatay sa kanyang ama. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming kasaysayan.